Magandang araw! Ako si Ate Queen Raz, ang maghahatid sa inyo ng mga kwentong may aral! Welcome sa Episode 1 ng Kwentong Pangbagets! Tara, simulan na natin! Excited na ako! Uy, andyan na pala kayo? Nauna pa kayo sa akin, ha? Excited na ba kayo? Opo, Ate Queen Raz! O sige, simulan na natin! Ang kwentong ito ay pinamagatang Ang Alamat ng Pinya. Noong unang panahon, may mag-inang nakatira sa malayong lugar. Ang malayong lugar na iyon ay tinatawag nilang Barangay Brookhaven. Sa iisang bahay na to ay dalawa lang silang nakatira. Ang ina na ang pangalan ay Aling Rosa at syempre ang nag-iisa niyang anak na babae na si Pina. Anak, tara! Halika na dito, kumain na tayo! Ipinagluto kita ng paborito mong fried chicken! Uy, wow! Paborito ko nga yun ah! Sige po, Nay! Papunta na po dyan! Habang kumakain ng mag-ina, ay biglang nagsalita si Aling Rosa. Ina, pagkatapos mo dyan kumain, tuturuan kita kung paano maglinis ng bahay ah! Malaki ka na, dapat kayang-kaya mo na yun! Huwag ka muna makikipaglaro ha! Nakasibangot na sumagot si Pina. Nanay naman eh, kaya ko nang gawin yan. Di mo na ako kailangan truan, no? Kayang-kaya ko na yan. Makikipaglaro na lang ako sa labas. At wala nang nagawa si Aling Rosa sa kanyang anak na si Pina. Ay, naku Pina! Sumasakit ulo ko sa'yo! Habang nagbabasa si Aling Rosa, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello! Hello! Sino po ba to? Ma'am, shop po delivery po. Napakadami naman pong in-order. Baka pwede pong magpatulong magbuhat. Ang dami po eh. Sige kuya, teka lang. Tatawagin ko yung anak ko. Pasensya na po kung madami ha. Ang sarap-sarap po kasi bumili siya shopo. Anak, Pina, baka naman pwede mo akong tanong buhatin yung mga order natin dun sa baba. Oh. Sige na, madami na eh. Nanay naman eh, kita mo ang lit-lit ko pa. Hindi ko kayang buhatin yun at tsaka ang pipigat. Ikaw na lang, malaki ka na eh. Ay, naku Pina, nakukulat tuloy yung buho ko sa'yo ha. Kakapariban ko lang, nakaka-stress ka, ayaw mo ko tulungan. Kinagabihan ay sumama ang pakiramdam ni Aling Rosa. At pagputok ng araw na bukasan, ay hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Anak! Pina! Pina! Nasaan ka ba? Baka pwede mo ako ipagluto ng lugaw. Hindi ako makagalaw eh. Ang sama-sama talaga ng pakiramdam ko. At si Pina naman ay nanonood lang pala ng TV sa baba ng bahay nila. Ano ba naman yan si nanay? Ngayon pa nag-uto sa akin? Kung kailan pinapanood ko yung paborito kong palabas na sangyupsal? Ay, naku, nakakainis! Paano ba magluto ng lugaw? Hindi ko alam kung paano. May gatas ba yun? Ako na nga lang iinom. Sarap! Ano pa ba meron sa kabilang ref? Ang laki-laki ng ref namin, wala naman laman. Ayaw mamalengke kasi ni nanay. Yung waffle na to, tigas-tigas na. Ayan, may lugaw na. Buti na lang may YouTube. Aalis muna ako. Makikipaglaro muna ako sa mga kaibigan ko. Bye-bye, nanay! Pagkala na si nanay sa niluluto kong lugaw, kaya na niya yun. Excited na ako makita yung mga kaibigan ko. Aray ko po, ano ba naman yan? Sino naglagay ng paso dito? Wala naman to dati ah. Nasundo tuloy yung napakaganda kong mata. Uy, mga friendship, nandito na ako. Hello, hello, hello. Masarap talagang maglaro dito sa park kaysa dun sa loob ng bahay. Lagi akong inuutusan ni nanay. Pasali naman ako sa inyo. Yay! Yung isa kong kaibigan, parang si Pacquiao, oh. Nanununtok. Ang saya-saya maglaro. Sana dito na lang tayo lagi-lagi. Ayoko nang umuwi sa bahay. Lagi akong inuutusan eh. Hanggang sa ginabi na si Pina sa kakalaro. Teka, bakit ganun? Amoy yung lugaw na nasusunog. Ano ba naman yan, Pina? Ano ba yan? Nasusunog yung lugaw. Baka masunog din yung bahay namin. No, no, no.
lang, may nabili ko sa Shopo na fire extinguisher. Ay, naku! Wala! Ano nangyari? Bakit wala yung lutuan? Peggy pala itong nabili natin eh. Hindi nawala yung apoy. Yung lutuan lang. Dahil sa nangyari, ay mas lalong sumama ang pakiramdam ni Aling Rosa. Kaya napatumbling siya at backflip ng maraming beses. Dahil sobrang sama na ng pakiramdam ni Aling Rosa, si Pina na ang inuutusan niya. Pina, anak, baka pwede ikaw naman. Nanay, inuutusan mo na naman ako. Kailan ka ba gagaling dyan? Ang hirap-hirap kayang hanapin ang mga gamit natin. Di ko alam kung saan mo tinago. Makikita mo din yun, anak. Nandun lang yung lahat sa baba. Please na. Kahit sobrang sama ng loob ni Pina, ay sinunod pa rin niya ang kanyang ina. Kaya bumaba na siya at nagsimulang magluto. Hay nako, kanina pa ako ikot ng ikot dito sa bahay. Hindi ko talaga makita yung sandok. Itong suklay na nga lang yung pangahalo ko. Pwede naman, diba? Wala naman akong kuto eh. Teka nga, tanong ko kay nanay kung nasan yung sandok. Nanay! Nanay, nasan ba yung sandok natin? Hindi ko makita, nakakainis naman eh. Napatayo agad si Aling Rosa sa kinahihigaan niya. At galit na galit ito kay Pina. Dali-dali siyang bumaba sa baba. Sayang naman yung mata mo kung hindi mo gagamitin ng maayos. Hinanap mo bang mabuti kung nasan yung sandok, ha? Naku, Pinang, sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang lahat ng bagay ay makita mo at hindi ka natanong ng tanong. Sa sobrang galit ni Aling Rosa, ay napaiyak na lang ang kanyang anak na si Pina. Sorry po, hahanapin ko na po yung sandok. Titingnan ko po sa kapitbahay, baka nandun po. O kaya baka nasa pinaglaruan po namin. Sorry nanay, wag ka na po magalit, hahanapin ko na po. Ay, baka nandito kay Aling Bebang yung sandok namin. Aling Bebang, buksan mo tong pinto, kumakatok po ako. Aling Bebang, nakikita kita dyan, oh. Lumabas ka po. Eh, tangin mo na kung makakalabas eh. Nandiyan ka sa pinto, nakaharang ka. Excuse me kaya. Ay, oo nga. Sorry, Aling Bebang. Alis na po ako. Aling Bebang, nakita niyo po ba yung sandok namin? Kanina ko pa po kasi hinahanap eh. Nagagalit na si nanay. Ay, naku, Pinang. Hindi ko nakita. Bubuksan mo kasi yung mata mo para hindi nagagalit nanay mo sa'yo. Baka nandito sa swimming pool yung sandok. Nandito po ba? Ay, wala pa din yung sandok namin. Sana kaya napunta yun? Natatakot na ako umuwi. Pakapagalitan ulit ako. Hanggang sa ginabi na si Pinang sa kakaharap ng sandok nila. At bigla na lang siyang nawala. Nawala na parang bula. Hala, anong oras na? Gabi na ha. Bakit wala pa din yung anak ko si Pina? Saan na kaya nagpunta yun? Nakakatakot naman. At hindi na muling nakabalik si Pinang. Makalipas ang ilang taon, ay mag-isa na lang nakatira si Aling Rosa sa kanilang bahay. Ngunit hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang nag-iisang anak na si Pina. At isang araw, ay may nakita siya. Ano to? Wah! Bakit ganun? Hugis tao! Nakakagulat talaga! Ngayon lang ako nakakita ng gantong klaseng halaman! Ang dami-daming mata at hugis tao! At naalala ni Aling Rosa ang sinabi niya sa kanyang anak bago ito mawala. Sayang naman yung mata mo kung hindi mo gagamitin ng maayos! Hinanap mo bang mabuti kung nasan yung sandok, ha? Naku, Pinang! Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang lahat ng bagay ay makita mo at hindi ka natanong ng tanong! Napangiti si Aling Rosa dahil naisip niya na ang bagong tubo sa kanilang bakuran ay ang kanyang anak na si Pina. Pina, anak! Ikaw ba yan? Nagbalik ka na din sa akin! Miss na miss kita! Huwag kang mag-alala! Aalagaan kitang mabuti para isang tunay na tao! Simula ngayon, tatawagin na kitang Pinang! At nang tumagal ay tinawag na din itong Pinya.
At dyan na nagtatapos ang kwento ng mag-inang Pina at Rosa na alamat ng Pinya. Ate Queen Rose, ang ganda naman po ng kwento nyo. Gusto pa po namin. Gusto nyo pa? Sige, sa susunod naman ulit ha. Madami ba kayong natutunan? Opo, madami po kami natutunan. Ang galing nyo po magkwento. Salamat sa pakikinig ha. O sa mga viewers, may tanong din ako sa inyo ha. Number 1, sino ang mga tauhan sa kwento? At number 2, ano ang natutunan nyo sa kwento? Comment down below your answer ha. Mamimili ako ng magagandang sagot. Ako ulit to, si Ate Queen Raz, ang tagahatid ng mga kwentong may aral. Hanggang sa muli, bye-bye!